So, what is up guys? This is the Twixter. So today, we will have a unboxing and review of this Hikvision U1 Network Mini Cube camera. So, this camera is brought to you by our pinahiram sa atin ni Omniscient Security Solutions. Ililink ko sa description below yung kanilang Facebook page. So for those who want to have a secured home offices, so they can provide you a security solutions like CCTVs, mga security needs nyo. Also, interconnectivity like Wi-Fi, internet connection, yung mga ganun. So, visit their page in the description below. Link in the description below. So, this is the Hikvision U1. So, i-unbox natin siya before natin siya itatry i-set up. So, ano ba itong klaseng CCTV or camera? So this is a mini cube camera. This is usually a portable one, so pang bahay lang siya, or pwede rin siya pang office, pero hindi siya ganun kataas na CCTV, unlike sa mga bullet or dome camera. So basically ang function nito is a IP camera or internet camera. So ginagamit usually ito na yung, for example, for monitoring. Although yung ibang camera, ibang CCTV camera, may ganong features. Pero ito siya, more on portable or handy, or yung mga low specs. Para siyang, kung tingnan natin is webcam, ganon. Online na webcam. So, meron siyang recording din via micro SD card, or yun. So, check natin kung alam lang laman nito. So, first, sa box, makikita nyo, guys. Yun yung front. Yan. So, ganito yung itsura niya. Parang webcam. So, sa side, makikita nyo yung so, kanyang mga functions. So, mayroon siyang IR LED na pwede siya sa dark. Yung IR functions, like sa mga CCTV na commonly in-install, so meron siyang IR or yung infrared na pag gabi mag-a-adjust yung kanyang lighting. So meron siyang Wi-Fi module na para sa ano, sa ma-connect mo siya sa Wi-Fi through Wi-Fi. Tapos meron din siyang SD card slot para mag-record din siya via SD card. Then, pwede mo siyang i-remote P2P. So, meron silang remote monitoring. So, via HikConnect na app. So, ipapakita ko rin later on yung HikConnect na application sa phone sa pag-setup. So, meron siyang built-in microphone and speaker for high-quality two-way audio. So, unlike sa mga common na camera, yung mga commonly used camera sa mga like bullet dome, usually, separate yung kanilang microphone. So, wala siyang audio recording. So, ito siya. Meron siyang audio recording. So, meron din siyang speaker. So, unlike sa yung mga dome or mga bullet cameras na like mga Hikvisions din na, ano, na camera. So, wala silang ganun. So, you need external devices. Tapos, HD video presents detail to you. So, naka-HD rin siya. Hindi ko alam yung resolution. Wala nakalagay sa spec sheets dito sa box. Pero, baka later on, meron sa manual. So, ang model niya is DS2CV2U21FDIW. So, 2MP pala. 2MP na camera. So, yun na siya. So, ilalagay ko na lang sa disk dito yung side yung specifications niya. So, ito. Dito na side. So, i-open na natin ang box, guys. So,
Ipo-focus ko na to sa so, pag open. So as you can see, so ito palang ano guys, itong SD card na ano, hindi to siya kasali sa package. So itong SD card na to is separate na binibili. Pero nilagay lang to ng nung ano ng Omniscient Solution sa loob. So Hikvision din yung ginamit nila na micro SD slot, micro SD card. So 32 GB. So surveillance SD card siguro to. So with 80 Mbps na transfer speed. So ultra speed memory card. So yun yung SD card. So as you can see sa box, meron siyang foam ay styro. So first thing na makita niyo is ito. So naka-pouch siya. So ayan. So ang laman nito, open natin. So meron siyang QR code na hindi natin alam kung ano ano yung function niya. Pero baka may gamit, for sure may gamit siya. So ito yung kanyang quick user guide na manual. So makita nyo paano pag-connect, paano pag-setup. So nandito. So ang isa naman is, aside from quick user guide, meron din siyang quick start guide. So parang medyo manual siya na mas madali siyang mas madaling intindihin. So yung Hik Connect na app pwede sa Google Play, pwede rin siyang sa iOS devices. So ayun. May quick start guide at saka may quick user guide. Tapos mayroon siyang drill plate sticker. So anong function itong drill plate sticker? Drill template sticker pala. So if you want to mount this camera, so meron siyang guide para doon mo ilagay yung mounting screws sa pag-drill. So yun, meron siya. So tapos ito. So unahin natin yung kanyang camera. So ito yung camera niya. So yun. So, maliit lang siya, guys. Parang size ng kamay ko. Ayan. Ito yung kanyang camera. So, ito yung front. This is the 2MP camera. Tapos, meron siyang IR. And then, itong butas siguro, I think the microphone. To sa likod, makita nyo, merong butas, which is the speaker. Sa side naman, andito yung kanya SD card slot, micro SD card slot. So, yung maliit, micro SD. Dito yung memory. And then, sa side, yung kanyang USB, micro USB na port. So, dito ata yung power. Tapos, sa ilalim, yung kanyang product details o yung QR code. So, later on, magagamit natin to sa pag-setup ng device. So, yung camera, pwede siyang mamove-move sa different angle. So, pwede nyo rin siya. Yung function ng mounting screw, if you want, ganun, mga ganun. Para rin siya, pwede mo rin siya i-bullet. Pwede mo i-dome. So, medyo ano siya, medyo versatile siya ng camera. So, pwede mo siyang ganun. Depende sa gusto mo. So, hindi to siya PTZ, guys. It is a fixed camera. Fixed camera siya. So, hindi siya yung PTZ, meaning yung pan, tilt, zoom, na pwede mo i-move-move using applications. So, or remote. So, fixed siya na camera. So, ito yung kanyang camera. So, ito yung kanyang, the next one na nasa box is yung kanyang mounting, yung kanyang mount, pag gusto mo siyang i-mount. So ito na siya.
Dito yung kanyang screw. So, ganun. And then, yung kanyang USB cable. So, hindi siya ano guys. Ang kanyang power is through USB. So, may USB, micro USB 3.0 at saka USB lang na 2.0. So, ito yung kanyang power. So, another from the box is yung kanyang charger USB USB power adapter. So, ang power adapter nito is a 5 volts or 1 ampere ang output. Ang input niya naman is 10 to 240 volts or 0.2 ampere. So, yun. Para siyang Apple na charger. So, next one is, ang last is yung kanyang mounting screws at saka yung tacks I forgot the ang tawag yan. So kung gusto mo siya i-mount, so wala na siya other laman sa box guys. So this is very handy na setup. So ngayon tatry natin siyang buuhin. So if USB powered to, pwede siya sa power bank. So ita try natin sa power bank muna pag setup and or tapos try natin isaksak sa. So ngayon ita try natin siya i-set up guys. So para siya i-set up. So first kailangan niya ng power. So isasaksak natin itong kanyang USB cable. So nandito siya sa side. So, ayan. So, ilalagay natin yung USB cable na ganun. Tapos, yung kanyang power adapter. So, tanggalin na natin tong plastic. Tapos, isasaksak natin siya sa socket, power socket. So ayan, umiilaw na siya. So ayan. Hintay natin siya mag-set up. Mayroon yung magsasalita. Kasi may speaker siya. So before yan, kailangan natin mag-download ng Hik Connect na application. So, isa-sample ko dito yung Hik Connect sa iOS. So, dahil iPhone yung gamit ko, so Hik Connect. Pero pwede rin siya sa Google. Pwede rin siya sa Android. So, iOS. So, ito yung... So, ayan yung, ano, yung application, Hik Connect. So, meron na ako, kaya i-open ko na siya. Nad na. Nadalawa na siya. Ayan na. Dalawa na siya. Dalawa na. Dalawa na. Ay, gaano siya motion detection? Ano mo eh? Ay, sir. Dalawa na. Isa lang yung pwede nga, tapos mga gano'n. Oh, 1:1 yung camera. Certified
Jiripay. Okay. Uninitialized memory card detected. Please initialize the memory card with client software. Buna mo yung camera. Yan. Tapos, i-full screen mo. Isa lang, isa lang. Yan. Tapos, isa-isa-isa rin. Yan. Tapos, yung dun sa taas. Yung tatlong dot, back-back mo. Tatlong dot, settings. Punta ka sa storage. Yan. Unan, no memory card pa. Yan yung sabi ko ba? So important note lang, so after you insert the micro SD card, you need to restart the device para mag-effect yung initialize card sa application. So para ma-initialize, go to settings, storage, tapos yung memory card, so meron siyang initialize, so kindly click it and click OK. So for a while, hintayin nyo lang yung initialization niya, so it will take a few minutes para ma-fully initialize siya. So meron namang percentage para malaman nyo kung ilang percent na siya. So after that, pag na-initialize na siya, so automatic na yon, mag-re-record yung video sa SD card. So ganun lang siya kadali. So ito yung ating live feed using the Hikvision application. So as you can see, makikita yung ating mga in-add na camera. So there are 4 cameras na na-add. So you can view it in a variance of 1 camera, 4, 9, 12, or 16. So pwede nyo i-add yung lahat ng camera. So another features din niya, kapag ano naman, you can set up the motion detection alarm. So meaning, if for example, yung area na sinetapan nyo, merong gumalaw or merong prone, just minimal lang yung mga pumapasok. So mag-a-alarm siya sa application. So it's a form of security assistant. So ito yung kanyang full screen if you want to view it fully. So sa playback naman guys, as you can see sa settings niya, merong playback. So pwede mo i-review yung mga CCTV footage na na-capture ng camera na naka-store sa SD card. So you can take pictures or video as well. So nakadepende naman yung recording time niya sa capacity ng SSD, at saka may vary rin yung resolution. So the more mataas yung resolution, the more na malaki yung hard disk na kakainin niya or yung longevity ng recording. So ito yung sample ng video playback na na-extract natin from the camera. So merong basic mode. So yung low, ano siya, medyo normal yung FPS, at saka yung HD na mataas yung resolution. Thank you.
ano ba yung advantage or difference or disadvantage nitong CCTV na ganito kaysa sa doon sa mga commonly used na CCTV like dome or bullet or PTZ camera? So, meron itong bagong version which is the Q1 na PTZ na siya, meaning mapan, matilt, at saka ma-zoom mo yung camera. So, via application, makokontrol mo yung camera. So, pwede mo ma-move. So, pan, pa side-side, tilt, up and down, tapos zoom. So, ito, fixed to na camera. So, ang advantage nito, unlike doon sa mga commonly used bullet at saka dome camera, is stand-alone na tong camera na to. What it means na stand alone is na hindi mo na siya kailangan, hindi mo na kailangan ng first ng DVR or NVR. So yung video recorder, so digital video recorder or network video recorder, kasi meron na siyang sariling recorder which is the micro SD memory. So di lang ganun kalakihan, depende sa size ng micro SD slot nyo, pero meron na siyang sariling recorder unlike doon sa mga dome, bullet, or ano. Meron naman ibang features, meron ibang camera na meron na rin ganito, may US micro SD, pero yun, kailangan ng DVR or NVR na recorder. So medyo costly siya. Tapos another advantage nito, ayun na, USB powered lang siya. So pwedeng adapter lang. So unlike doon sa mga common, yung sinabi ko na mga camera like dome or bullet, na merong iba na meron ng adapter, meron naman na kailangan mong i-wire. So costly rin siya kasi kailangan nyo yung mga wires, mga coaxial, BNCs, tapos kung gusto naman na UTP, so yun, tapos kailangan nyo ng video balloon. So costly siya. Ito naman, kung trip mo yung wireless lang, wireless, walang wire, na cost effective, or meaning less lang yung expenses mo, so go for ganito. Kung ano lang siya, yung hindi masyadong ano, masyadong complicated yung gusto nyo, maya gusto nyong CCTV sa inyong bahay. So another advantage rin is yun, madali siyang i-set up. So kahit na hindi mo siya i-mount, pwede mo lang ipatong dyan, i-set up mo lang yung angle, tapos i-connect mo lang dun sa simple na setup niya, good to go na siya. Tsaka kung may internet ka, pwede mo siya anytime access. So unlike dun sa mga common na cameras like dome or bullet, so isang ano na rin yung installation, kaya kailangan mong i-mount yung dalawang camera na yun. Tapos yun, medyo mahirap din yung setup niya kasi marami ka pang setting, marami ka pang pupuntahan, maraming secure, marami siyang setup actually. So yun, advantage din to. Tapos masi-set up mo yung settings mo via phone, hindi mo na kailangan ng NVR, DVR o computer ng pag-set up. So pwede na rin siya through phone. So yun, ano pa bang ano, comment down below if meron pa ako na miss na mga advantage niya. So sa disadvantage, I think syempre yung other features ng mga camera talaga na yung gina-install. So hindi masyado ano, like for example, meron din to actually, mga motion detection, pero unlike doon sa ano, sa mga ano, quality yung kanilang video recording. Tapos pwede siyang may other ano siya, like ano yung other features na wala dito. So, hindi ko pa totally to na, no, na, hindi ko pa siya totally na
na-explore kung anong feature. Pero na-try ko na yung, ano, yung motion detection na may alert sa phone. So, medyo advantageous din yun. So, yun. Yun lang. Pag meron kayong alam na hindi ko pa nabanggit, so kindly comment down below.